your blessing gospel light, let it shine. Let it shine. From shore to shore. From shore to shore. Send the light. Send the light. And let it shine. Let it shine. It beams light the world. Light the world. Forevermore. Forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Shine. From shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it change. Yeah, it beams light the world, light the world, forevermore. A call comes ringing o'er the restless waves. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Giving heart in hand. Giving heart in hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore we will follow, we will follow His command.
Send the light, the blessing gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, we will spread everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, and let it change the beams like the world forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, and the Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, we will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, and let it change radiant beams like the world forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand. Giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, and let it change radiant beams like the world Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the devil's grace, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine, highest transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity.
eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Wonderful grace, all-sufficient grace for even me, for even me. Broader than the scope of my transgression, sing it. Greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name. Amen, amen. Good morning po sa ating lahat. And once again, welcome po sa ating program this morning. Ito po ang the key to success, the only key for your growth from the Word of God. Salamat po sa Panginoon na muli tayo nagsama-sama sa programa na kung saan ay katuwang ng ating pong spiritual na paglago. And salamat po sa Panginoon na ngayong araw na ito ay unang araw after po ng ating first week celebration ng ating pong fourth year anniversary. And thank you po sa lahat ng mga naging kabahagi po dito, and tuloy-tuloy po nating suportahan ang gawain po ng Panginoon. And this success belongs to God, no? Ito po ay trabaho ng Panginoon, and we have more weeks, more Sundays para po maging magtrabaho para sa gawain ng Panginoon and to be a part of this growing ministry. And salamat po sa Northwind family na nag-host kahapon, and it's a successful celebration of our 4th anniversary. At tuloy-tuloy lang po natin ipanalangin yung mga susunod pa po na mga areas na magpe-present at mag-host ng event po natin na yan, big event ng ating simbahan. So ipag-pray po natin maging matagumpay ang lahat ng ating pong programa sa buwan po na ito. So kailangan lang po talaga natin na ipag-pray, at hindi lamang po ipag-pray kundi suportahan at maging kabahagi po tayo ng gawain pong ito. Amen. At maraming salamat po kay Tito Jomar Panizales. Good morning po sa inyong lahat. Kay Sir Anthony Bubier, magandang umaga po. Kay Sir Agaton Lagod, kay Ma'am Grace Bundesto, at kay Brother Joshua Belmonte. Amen. So maraming salamat po sa inyong lahat. And tayo na po ay magsisimula sa ating Bible reading. Ngayon pong araw ay May 2 na po. So babasahin po natin ang ating Bible sa Book of Proverbs chapter number 2. Okay? If you have your Bibles, please kindly open it in the Book of Proverbs chapter number 2. At magbabasa po muna tayo ng ating Bible reading. At habang binabasa po natin, ay sundan niyo lamang po ako upang tayo rin po ay makapagbasa ng salita po ng Diyos. Alright? Proverbs chapter 2, verse number 1, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so shalt thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, and out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the paths of judgment and preserveth the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path. Verse number 10, when wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee, to deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh forward things, who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness, who rejoice to do evil and delight in the frowardness of the wicked. In verse number 14, who rejoice to in verse 15, whose ways are crooked
and they forward in their paths, to deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words. Verse 17, which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God. And verse 18, for her house inclineth unto death, and her paths unto the dead. And verse 19, none that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life. In verse 20, that thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous. Verse 21, for the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. Verse 22, sabay-sabay po tayo, ready read. But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it. Amen. Salamat po sa ating Bible reading sa umaga po ito. Pagpalain po ang ating mga talatang nabasa. At maraming salamat. Good morning po kay Nanay Raquel Rinos. Amen. Nanay Raquel, welcome back. Amen. Welcome back po. Amen. Kay Ma'am Pevy Lagod, good morning. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na naka-tune in po ngayon sa ating programa, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon tayo po ay mananalangin sa ating pong pagsisimula ng ating pag-aaral ng salita po ng Diyos. Tayo po ay saglit na pumikit at tumuko. Let us pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami Panginoon for giving us another day, another life and another privilege Panginoon na kayo po ay paglingkuran po namin sa aming pong buhay Panginoon. At salamat Panginoon na kami po ay patuloy niyo pong ginagamit na maging kabahagi po ng inyong ministry Panginoon sa lugar na ito ng Caloocan Panginoon. At salamat po na meron kayong gawain na kung saan ay tumutulong sa bawat isa sa aming paglago, sa aming pagpapatibay ng aming pong espiritual na pamumuhay. At i-bless niyo po Panginoon ang programa namin sa umaga ito, ang aming pong mga pag-uusapan na ito po ay mabut sa aming pangangailangan espiritual Panginoon. I-bless niyo po ang mga kapatiran po namin na ngayon po ay kasalukuyan na nakasubaybay sa aming program. Please give us a good internet connection at good sound system Panginoon. At yung aming mga gadgets na ginagamit ay yung panghawakan niyo po. At huwag niyo pong hayaan na ito po ay magkaroon ng abiria upang hindi po mahadlangan ang aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Gamitin niyo po akong instrumento, maging channel of blessing to your people, O God, and I want to be a blessing. So please use me and guide my words and my heart, Panginoon, sa aking puso at isipan. Kayo po ang patuloy na maging sentro po ng aming pong pag-uusapan, Panginoon. Salamat po at patawad po sa aming pagkakasala. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alright. Good morning po, Nanay Teresita Morena. Magandang umaga po at ka, Nanay Lourdes. Good morning po. Alright. So sa umaga pong ito, we will just continue our lesson nung nakaraang Saturday. Natapos po tayo about sa personal separation under the things I wear. No? So sabi ko nga po sa inyo, binibigyan din po natin dito or binibigyan natin ng emphasis yung pananamit, yung appearance, not because we are pleasing men but because we are pleasing God. We are representing God. Okay? We are ambassadors of Christ. And binabalik po natin yung origin ng creation ng Panginoon sa atin, which is we are very particular in the image and likeness of God. No, binabalik po natin doon sa original ng creation ng Panginoon sa atin na sinira ng Diablo, bunga ng kasalanan. No, yun po yung goal po natin dito. Kaya natin pinag-uusapan kung paano yung paraan or anong klaseng standard po natin sa ating pananamit, sa ating pagsuot ng mga apparel sa ating katawan. Okay? And not only the things I wear or the things we should wear na maging particular tayo sa personal separation natin from the world system, but also yung pang-apat is yung binigay ko na sa inyo yung introduction about the things I say. Ibig sabihin, kinakailangan din po nating maging careful, maging maingat sa mga lalabas sa ating bibig, sapagkat isa din po yan sa dapat nating babantayan, no? Isa po yan sa dapat nating babantayan
na bahagi ng Christianity po natin, no? The way we communicate, no? The way we communicate to other people, ito po ang dapat po nating titingnan na mahalagang bagay sa buhay po natin, yung pagsasalita, no? Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan na binigay ko sa inyong thought is sabi po sa Bible that death and life are in the power of the tongue. So sa pamamagitan po ng ating bibig yung ating dila o yung pagsasalita natin ay pwede tayong makapag-build ng relationship at pwede rin tayong makasira. It can build life and also it can build separation. So that's why we need to understand the importance of proper and right communication. Okay? So, ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse number 29. Okay, Ephesians chapter 4 verse number 29. Tingnan po natin kung ano po ang tinuturo po ng salita ng Diyos regarding po sa pagsasalita. Okay, Ephesians chapter 4 in verse number 29. Sabi ng Bible, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Okay, sabi po dito that we should not allow corrupt communication to proceed out of our mouth. Ibig sabihin, huwag nating hayaan na magkaroon ng corrupt communication. What is corrupt communication? Yun po yung unpleasant na way of paggamit ng mga salita. Okay? Yun po yung sinasabi ng Bible na corrupt communication, no? Yung hindi maayos na paraan ng pagsasabi. Alam niyo po, there is always a right way, no, to speak, di ba? May tamang paraan palagi ng pagsasalita. For example, meron tayong gustong i-emphasize sa tao, meron tayong gustong sabihin sa tao. Pero meron tayong choice of words na pwedeng gamitin para sabihin o i-express yung ating saloobin. And there is always a nice and right way to do that. Ano po? Meron po kasing katuwiran ng tao na kasi yun yung alam kong tama eh. Siyempre, alam naman tayo bilang Kristiyano, yung pinanindigan natin yung tama. Yes. That is true. Pinanindigan po natin yung tama. But ang purpose ng communication? Ang purpose po ng communication, sabi po dito, it is for the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So that is the purpose of communication, para po mag-edify at mag-minister ng grace doon sa mga tagapakinig ng ating pong lumalabas sa ating bibig. Okay? So ibig sabihin, tinuturo sa atin ang salita ng Diyos na kinakailangan nating ayusin yung ating pananalita. Kasi Kristiyano na tayo eh. Isa po yan sa nagiging distinction po ng Kristiyano. The way we talk, the way we act, the way we live. So isa po yan sa pamamaraan ng pang-distinguish ng totoong mananampalataya. If you really have the Word of God, kinakailangan mag-manifest ito sa ating bibig. Kaya nga sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, diba? Sabi doon, "This book of the law shall not depart out of thy mouth." Dapat ang salita ng Diyos ay hindi mawawaglit, hindi lilipas, hindi liliban sa ating bibig. Ibig sabihin, kinakailangan ang salita ng Diyos dapat ang namumutawi sa ating bibig in order for us to fulfill our goal to edify and to minister grace unto the hearers. Oh, lalo-lalo na bilang mga manggagawa ng Panginoon, we are dealing with people. Di ba? We are dealing with people. So that's why kinakailangan maging very very particular and very careful tayo sa lahat ng lalabas sa ating bibig. At hindi lang po 'yun. Hindi
hindi lang po tayo nagdi-deal ng ibang tao, but kagaya ng theme ng ating pong simbahan sa taong ito ay my family, my disciple. You see, your family is your disciple. You are dealing with people inside your home, inside our home. Ibig sabihin, kinakailangan lalo na lang po sa mga magulang, parents, ano po, we need to understand the purpose of communication in our home. Communication is very important. Kasi yan yung magbibuild ng relationship ng magulang sa anak, ng mag-asawa, ng anak sa magulang. Ano po? So yan po yung magbibuild eh. Yung tamang communication, good communication. But corrupt communication, ang mangyayari kapag merong corrupt communication sa loob ng tahanan? Ang mangyayari po diyan is chaos, kaguluhan, no? Puro argument, contention, no? Balitaktakan, wala nang maayos na naririnig sa loob ng tahanan. After ng sigawan, after ng pag-aaway ng salita, may magliliparan na kaldero, magbabasag na ng thermos. Di ba? Ibig sabihin, yan po ang dahilan kung bakit po mayroong kaguluhan sa loob ng tahanan. Hindi lang po sa loob ng tahanan, kahit anong relationship. Ano po? Isa po yan sa nakakasira ng ating testimony o ng patutuo po natin. Ano po yun? Corrupt communication. Ulitin ko, there is always a right way and a pleasant way to express yourselves through words. Meron palaging tamang paraan sa pagkokorek, sa pag-encourage, sa pangangatwiran. There is always a right way. Diba? Kagaya nga niya, mga kabataan ngayon ay napakagaling mga tuwiran eh. Eh akala nila tama sila eh. Kaya pagka sinita ng mas matanda eh, bakit? Hey, alam ko tama yung ginagawa ko. Ano ba? You see? Eh, tama nga. Kung halimbawa, ikaw nga talaga yung tama. Pero ang tama ba na yung pananalita mo sa iyong magulang o sa nakakatanda eh, tama ba yung words na ginagamit mo? O maaring may tama ka, may punto ka, pero mali yung pamamaraan ng pagsasalita mo. Ibig sabihin, may tama ka. 'Di ba? So, tandaan po natin na napaka-importante bilang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, na makita natin yung kahalagahan ng good communication. If communication is very important because it builds or it will destroy relationship. Okay? Tandaan po natin yan, mga kapatid, mga Kristiyano, ha? Mga mananampalataya, especially sa mga magulang, especially sa mga anak, lahat ng miyembro ng pamilya, importante na magkaroon ng good communication. Eh sasabihin natin, katwiran natin, minsan kasi gusto ko naman sana magkaroon ng good communication sa bahay, pero ang kausap mo, eh palamura. Oh, eh tapos panay sigaw. Eh paano ka naman sasagot ng tama? Eh di sasagot ka na rin ng pabalang kasi pasigaw rin sila magsalita eh. Dapat hindi ganoon. 'Di ba? May mga justification tayong ganoon eh. So, bilang isang Kristiyano, hindi wag nating antayin na magiging maayos yung choice of words ng kausap natin bago tayo magiging maayos. Sa atin po magsisimula yan. Tayo po yung magpapakita ng halimbawa kung paano po makipag-usap ng maayos. You see? And tandaan niyo po palagi, we are discipling our family. No? Kung kayo po yung nakakaalam ng salita ng Diyos, kung kayo po yung may salita ng Diyos sa loob ng tahanan, let them show them that you have a word of God. No? Wag mong sasabihin, eh, sila kasi hindi sila nagsisimba eh. Ako nga, lagi ako nasa simbahan. Oh yeah, lagi ka nasa simbahan. Pero paano po ina-apply na pakinggan natin sa salita ng Diyos mula sa church? You see? Kaya nga napaka-importante, mga kapatid, ulitin ko, the importance of good communication, and good communication builds relationship. But corrupt communication destroys relationship. Alright? Not only corrupt communication, sabi po dyan sa Ephesians chapter 5, verse number 19, okay? Ephesians chapter 5 verse number 19, the Bible says, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody
in your heart to the Lord. You see, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Ano po yung ginagamit natin sa pagsasalita? Of course, yung ating bibig. And ano po dapat ang mumumutawi sa ating pagsasalita? Ang sabi diyan, songs, hymns, psalms and hymns. Ibig sabihin, awitin. Okay? Spiritual songs. Okay? And singing and making melody in your heart. So, the Bible teaches us that Christians' conversation ought to be Christ-centered. No? Christian communication or Christian conversation should be Christ-centered. Ang nakakalungkot po sa atin ngayon kung bakit po marami pong mga mananampalataya ang napupunta sa tinatawag po natin na carnality. No? Eh, pag ang Kristiyano ay nagsama-sama, nagkumpul-kumpulan, the question is Christ the center of your conversation? Ang Panginoong Jesucristo ba ang sentro ng inyong pag-uusap? O ang nilalaman ng inyong pag-uusap, Kristiyano, ay puro kalokohan? You see? Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit marami Kristiyano ang napupunta or namumuhay sa carnality, sapagkat kapag nag-uusap-usap tayo, anong topic ng pinag-uusapan natin? Di ba? Ang topic ng pinag-uusapan natin must be the Lord Jesus Christ, must be in the ministry, the works that edify the church. Kaya lang, ang nakakalungkot, kapag nag-usap-usap yung mga young people, anong pinag-uusapan? Yung mga crush nila. Di ba? Ay, si ano, si ganito, di ba? Yung suot niya kahapon, nakakulay blue siya. Grabe yung mga young people ngayon. Imbis na pag-usapan yung salita ng Diyos, ang pinag-uusapan yung mga pinanood nila sa teleserye o sa K-drama na inaabang-abangan nila. Ano na nangyari sa episode 26? Nagsampalan na daw sila. Di ba? Akalain mo yan. Tapos yung iba mga young people na kalalakihan, ano na nangyari sa One Piece? Episode ka na ba? Di ba? Pag ganun po ang ating communication and we are not communicating at in the center of our conversation is not the Lord Jesus Christ, is not for the ministry, saan tayo dadalhin yan? You see? Alam niyo po ba na ang communication po can affect our action? You see? Kapag ka meron pong evil and corrupt communication and the center of our conversation is not about the Lord Jesus Christ or it's not about the ministry, alam niyo po ba that it can lead us to destruction? Lalo na yung mga young people na mahilig mag-usap sa mga kalokohan. Pag nagsama-sama, ang pinag-uusapan ay kalokohan. Napupunta yan sa kapahamakan. Puro crush-crush ang mga pinag-uusapan. Yan, napupunta yan sa early relationship. Marami akong kilalang young people na ganyan. Dito sa church, tumagal. Naging choir member, naging usher. Kahapon lang kausap ko, after the service, kausap ko dyan sa labas. Batang-bata. Galing na po dito yun, nag-i-involve na sa ministry, pero maagang nag-asawa. Tinanong ko yung kanilang pamumuhay. Nagtatrabaho yung asawa niyang babae. Ang sahod is 160 pesos per day. Akalain mo po yan, meron silang isang anak. Meron silang isang anak, yung lalaki walang trabaho, pa extra-extra. Di ba, nagigets niyo po ba yung distraction na pwedeng mangyari sa mga young people pag hindi po kayo nakinig at ang inyong communication is corrupt communication? Paano magiging corrupt communication? Paano hindi magiging corrupt communication? Lagi nating kausap ay mga unbelievers, mga kaibigan natin sa labas na hindi naman nakakatulong sa ating paglago espiritual. You see? Kaya nga tandaan po natin, mga kapatid, lalo lang sa mga young people, no, kung may mga young people man na nakikinig sa programang ito. No, ako po ay nalulungkot na makakita ng young people na nakarating na sa church at may possibility, ang laki ng chance na maging maayos ang kanyang buhay sa future kapag nag-stick siya sa salita ng Diyos. No, pero mag-end up
sa miserableng buhay. Kaya nga, mga kapatid, akala lang natin, words or communication lang or conversation lang, a simple conversation, mga kapatid, can lead a Christian to destruction. Alam niyo po ba yun? Maliit lamang, konting conversation lamang, ay makakapagbigay ito ng malaking impact sa buhay ng kabataan. Kaya nga mga magulang, kaya mga Kristiyano, mga mananampalataya, we need to practice good and pleasant communication. Our conversation, ang ating pag-uusapan, ang laman ng pinag-uusapan natin must be always for the ministry. It is always for the edifying of the church. Yun po dapat ang nilalaman ng conversation po natin. Hindi po kung ano-anong bagay, kundi ang conversation natin must be Christ-centered. Dapat ang sentro ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo o ang gawain ng Panginoon. Amen? Okay. So, now let's go to Colossians chapter 4. Colossians chapter 4, verse number 6. Alright, Colossians chapter 4, verse number 6. The Bible says, "Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man." Ang ganda po ng talatang ito. Ang sabi po dyan, let your speech be always with grace. So it talks about communication. Sabi dyan, lahat ng lalabas sa bibig po natin must be with grace. Merong dapat biyaya. Okay? Seasoned with salt. Ano ba yung ibig sabihin ng salt? Ano bang ginagawa? Ano ba ang nagagawa ng salt? Di ba? Yung salt po ay nagbibigay ng lasa sa pagkain. Di ba? And ang ibig sabihin po dyan, kinakailangan na lahat ng lalabas sa atin, mga bibig, mga mananampalataya, ay meron po dapat itong kaaya-ayang resulta sa nakakapakinig po nito. No, especially sabi ko nga, we are dealing with people eh. Nagdi-disciple tayo ng mga tao eh. Huwag na sana tayo nagdi-disciple ng tao, tapos tayo mga disciple, naririnig nila yung mga words, mga unpleasant words sa atin, yung mga pagmumura, di ba? Eh, nagdi-disciple tayo ng tao, pero palamura tayo. No, hindi po ganun. Tapos yung mga ginagamit pa natin, yung tinatawag nilang millennial words, no? Yung mga, ang tawag, young people ka, ang tawag mo sa magulang mo, ermat. Ang tawag mo sa tatay mo, erpat. No? Ginawa mo pang painitan yung tatay mo. You see? Erpat, ermat, hindi naman ginagamit natin yun eh. Mga salitang kanto yun eh. Di ba? Kaganda-ganda, tawagin mo yung magulang mo na-aayon sa nararapat na pagtawag. You see? Kaya nga, mga kapatid, we need to understand that every speech should be seasoned with grace. We always be with grace. Dapat maayos, kaaya-aya, at ang sabi dyan, seasoned with salt. Para na sa ganun, ay matutunan po natin na sumagot sa lahat ng tao na kakasalamuha po natin. And that is wisdom, kapatid. Papasok nga po ngayon dyan yung wisdom. If you have wisdom, you will learn to deal with different kinds of people. Kahit sinong taong kausap mo, uneducated man yan or highly educated man yan, you can answer properly. No? Kaya mo silang harapin. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na sa church na ito, yan po yung natanggap po naming training. At yan po yung ginagawa po natin dito na training. Na dito po sa church na ito ay tinuturuan po tayo na humarap sa iba't ibang uri ng tao. Alam niyo yung soul winning, napakalaking bagay po nun para ma-develop po yung ating po self-esteem at yung pakikipag-communicate po natin. Napakalaking training po yan.
sound check. All right. Amen. Okay. I hope na nauunawaan niyo po yung pinag-uusapan po natin, yung importance po nito. Kaya nga ang kahit si Solomon, 'di ba? Very particular siya sa pagsasalita, 'di ba? Marami pong verses sa Proverbs na makikita po natin na binibigyang diin yung pananalita. No, excellent speech, 'di ba? Sabi ng Bible, excellent speech, no, of the lips of the wise, 'di ba? Diba? Answer not a fool, answer a fool. Diba? Nakita po natin, sabi din sa Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So makikita po natin, mga kapatid, na binibigyang halaga, binibigyang diin sa salita ng Diyos yung paraan ng ating pagsasalita. Kasi sabi ko nga sa inyo, even Solomon said, death and life are in the power of the tongue. Diba? Ang pagkamatay at pagkabuhay ay nasa kapangyarihan ng bibig, ng dila, ng pagsasalita. Anong ibig sabihin? No? Words of a man can build relationship, can destroy relationship. That's why kinakailangan nating matutunan na kahit sinong taong kausap natin, it should be seasoned with grace, no? Yung speech natin, it must be with grace, seasoned with salt. Diba? Ibig sabihin, may lasa yung lumalabas sa bibig natin. Hindi yung magsasalita ka, pero yung kausap mo parang nasusuya sa sinasabi mo kasi walang lasa, walang dating. Bakit? Ang laman ng topic mo is puro kayabangan. Puro sa pang sarili mong, alam mo ba ito? Alam mo naman ito. Ako kasi. Diba? It must be seasoned with grace, and the center of our community conversation must be the Lord Jesus Christ. The center of our conversation must be for the edifying of the Christian or of the people of God. Diba? Kaya nga, tandaan po natin that every Christians should not use the words the world is using or the non-Christian is using. Kagaya niyan, nagmumura, 'di ba? Nagmumura, gumagamit ng mga millennial words na hindi naman naintindihan, 'di ba? O G ka, G. O G tayo, G. Ano 'yung G? 'Di ba? Mga bata ngayon hindi mo na maintindihan eh. Dahil sa sobrang tatamad ng mga bata ngayon, kahit 'yung mga buong salita nililetra-letra na lang nila. 'Di ba? 'Yan ay implication na talaga ng henerasyon ng mga tamad. You see? Now, in Philippians chapter 2, verse number 9. In Philippians chapter 2, verse number 9, the Bible says, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. So, anong ibig sabihin dito? So, dito po sa binasa po natin, makikita natin dito na ang Panginoong Hesukristo ay binigyan ng highly recognition about his name, ang Panginoong Hesukristo, no? He has given a name which is above every name. Ibig sabihin yung pag-adore, pag-address natin sa Panginoon should be a highly and precious na pag-address sa Panginoong Hesukristo. Kasi yung mga unbelievers, no, minsan nga ang pag address nila sa Panginoon ay si bro. O, ewan ko kung naabutan niyo po yan eh, no, nung early ano po yan, bago po mag lockdown siguro yan, nauso yung pagtawag sa Panginoon, no, pinalabas pa yan sa television, tinatawag ang Diyos na bro. Kalain mo yan, bro, baka naman bro. Akalain mo, binubro-bro mo lang yung Panginoon, binubro-bro mo lang yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. You see? Yung Kristiyano should know how to address God properly. No. Tama po yung sinasabi ni Tito Arilo, pati daw pangalan, sin shortcut. Totoo yun. No, sa sobrang tatamad na ng henerasyon ngayon, pati pangalan, sin shortcut. Wala naman problema sana yun. Kaya lang, pati yung conversation, sin shortcut na lahat. No.
Kaya nga, tandaan po natin, no, para po maging kaaya-aya yung ating pagsasalita sa harapan ng Panginoon, it should be with grace and to the use of edifying the church. Alright? So, yan po yung kinakailangan po nating tandaan. Bilang isang mananampalataya, we need to be careful sa ating pagsasalita. Because, ulitin ko, tandaan po natin, ito yung pinaka point po dito na sinasabi ko po is death and life are in the power of the tongue. It can build the relationship, it can destroy your relationship. No, sa pamamagitan lamang ng salita. Hindi mo na kinakailangan na manakit physically, hindi mo na kinakailangan mag-express ng galit mo physically to destroy relationship, but simply by words, it can destroy life. It can build life. Okay? Kaya tatandaan po natin, tayo po, lalo po sa atin bilang isang Kristiyano, we need to be careful. At sabi ko nga, we are dealing with people. That's why we need to understand and we need to study how to speak right, no? At ang ating conversation must be ang center po ng ating conversation ay walang iba kundi ang Panginoon. Okay? So yan po yung pang-apat na po yan. And then pang-lima, under po sa personal separation is the people I associate with. Okay? Ito po yung kung sino po yung mga taong kasama natin or sino yung mga taong nakapaligid sa atin, ay yan po yung magiging batayan din ng ating pamumuhay. Kaya nga may kasabihan tayo na, tell me who your friends and I tell you who you are. Tell me who your friends are and I tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Because the people we associate with ay may malaki pong kinalaman sa influence. May malaking kinalaman sa influence sa buhay po natin. So according to Psalms chapter 1 verse number 1, tinan niyo po. So under na po tayo sa the people I associate with. Kanina nabanggit mo nga sa inyo yung the way we speak. Okay? But kasunod po nito is yung under po rin po ng personal separation is the people I associate with. Okay? In Psalms chapter 1 verse number 1, the Bible says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Alright? So sabi dito, blessed is the man that walketh not. Pag sinabi natin walketh not is the way or the manner of life, yung walk, the manner of life. Mapalad ang isang tao na ang kanyang manner of life is not in the counsel of the ungodly. Okay? Nor stand that he is not standing in the way of sinners. Hindi siya nakatayo dun sa daan ng mga masasama. And sit in the seat of the scornful. And yung kanyang association, yung kanyang grupo na sinasamahan ay hindi yung mga scornful. So sabi ng Bible, blessed is the man. Mapalad ang tao na ang kanyang association is not with unbelievers. Kundi, sabi dyan, verse number 2, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Diba? Nakita niyo po, nakita niyo po ba na ang kahalagahan po ng blessing or ng kaya kinikilala ng Panginoon ng Bible na blessed is the man, yung tao na ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos because hindi po siya kumukuha ng association sa mga unbelievers. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So napaka-importante kasi yung counsel. Meron dalawang uri ng counsel. Counsel from God and then this one, the counsel of the ungodly. The ungodly people, ano po ang inaasahan natin na counsel na makukuha po natin mula sa kanila? Of course, ungodly counsel. Ungodly actions. Ungodly living. You see? That's why we need to understand that the people whom we associate with can affect
no, our lifestyle. Ulitin ko, tell me who your friends and I tell you who you are. Yeah, that is the old that is an old saying, pero yan po ay totoo, yan po ay biblical. No? Biblical po 'yan eh. Kasi sino man yung taong sinasamahan po natin, yan po ay may malaking impluwensya sa buhay po natin. Tingnan niyo po dati, bago tayo natuto magbisyo nung wala pa tayo sa salita, wala pa tayo sa church, bago tayo natuto manigarilyo, ang tanong, meron ka bang kaibigan na hindi naninigarilyo tapos ikaw natutong manigarilyo? Hindi. Hindi po eh. Meron kang mga kaibigan na naninigarilyo kaya ka natutong manigarilyo. Di ba? Bakit ka natutong mag-inom? Kasi meron kang mga kaibigan na umiinom din. Kaya ka natuto. Bakit ka natutong magbisyo? Bakit ka natutong gumawa ng hindi maganda? Kasi yung mga kaibigan mo ay ganun yung influence na ibinibigay nila sa iyo. Kasi sabi nga ng Bible, how can we agree, accept a man? How can two walk together except they be agreed? Paano ang dalawang tao ay magsasabay maglakad or magkakasundo kung hindi sila, kung wala silang pinagkakasunduan? You see? Ibig sabihin, kaya sila magkasama, kaya sila magkaibigan kasi meron silang pinagkakasunduan. You see? Kaya nga po mga kapatid, bilang Kristiyano, we need to have a godly influence that comes from godly people that will give you a godly counsel. Di ba? Kinakailangan po natin ng mga godly na tao sa paligid po natin, sa buhay po natin, para ma-advisean po tayo ng godly counsel. Kesa naman, punta tayo ng punta sa mga kaibigan natin, sama tayo ng sama sa mga kaibigan natin, at even to our relatives, pero ungodly. Eh, ito mga ungodly na taong ito, ano ang inaasahan natin na i-advise nila sa atin? Of course, ungodly counsel din, sabi po ng Bible. So, mapalad ang tao na lumalakad sa kanyang buhay or kanyang manner of life is not in the pattern of the counsel of the ungodly. Hindi po doon nakapattern ang kanyang buhay, kundi ang kanyang walk, ang kanyang manner of life is based from the Word of God in verse number 2. Di ba? Nakapattern yung kanyang pamumuhay sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung malaking impluwensya ng mga kaibigan natin sa atin, no? Kasi either way, bilang Kristiyano, it's either kung halimbawa, meron pa tayong mga kaibigan na mga unbelievers or yung mga ungodly. Dalawa lang yan eh. It's either ikaw yung mag-i-influence sa kanila or ikaw yung may-influensyahan nila. Kaya nga kung kulang ka sa salita ng Diyos, sigurado ikaw yung may-influensyahan. Pero kung kargado ka ng salita ng Diyos, you can influence them. No, lalo pwede mo pa silang madala sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot doon, bihirang-bihira yung ganun. Bihirang-bihira, no? Ang madalas, marami ako nakikita ng mga young people sa church na ito, and then hindi pa nila tinanggal yung kanilang association with the unbelievers, sila ang nahatak. Hindi lang young people, kundi mga adults, even the adults, tinan nyo po. Marami mga active na mga tatay dito dati, mga mothers dito dati. Pero yung kanilang mga kaibigan, hindi nila maiwa-iwanan. O ano po nangyari? Nahatak uli sila pabalik dun sa dati nilang pamumuhay. Kaya sasabihin natin, hindi naman importante ito. Siyempre, tinuturuan tayo maging friendly. Yes, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging friendly. Lahat ng tao, all people can be our friends. Pwede natin sila maging kaibigan. But the question is, kanino galing yung influence natin? No, we can be friendly, pero iba dapat yung deal natin sa ibang tao, sa mga unbelievers, lalo pagdating sa influence. No? Dapat kaibigan natin ang lahat, pero hindi ibig sabihin lahat ng kaibigan natin kukunin natin yung kanilang influence. We need to influence them the Word of God, kasi tayo ang mayroong salita ng Diyos eh. Okay? At kung alam natin sa sarili natin na we need more influence from godly people, eh doon tayo kumuha ng counsel. Doon tayo dumikit, doon tayo lalong makipag-associate with, hindi doon sa mga unbelievers. Kasi sigurado yan. It is certain na kapag tayo ay kumuha ng association or ng partnership and yung mga
activities nila ay activities din natin, sigurado yan, tayo po ang mahahatak. Okay? Kaya ulitin ko, it is very important na maging maingat tayo kung sino yung mga taong sinasamahan po natin. Okay? The people we associate with. Okay, kanina, natapos muna po natin yung the way we speak, and ngayon, the way we associate with other people. Okay? Kaya tandaan po natin yan. So, meron pa po mga tayong mga tatandaan, kaya lang inabot na tayo ng time, meron pa po tayong mga pag-uusapan regarding po sa association po natin, sa mga sinasamahan po natin. So, bukas ay ipagpapatuloy po natin ito, and I hope na meron tayong natututunan at meron tayong nakuha na tatandaan natin sa buong maghapon po na ito. Amen? Amen. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa umagang ito. Kay Tito Jomar Panizales, maraming salamat Tito Jomar. Salamat po sa iyong pag-tune in at ingat ka po sa pagpasok sa trabaho. Ganun din po kay Sir Anthony Bubier, maraming salamat po. Kay Ma'am Grace Bondeso, maraming salamat. Of course, andyan po si Papa, good morning pa. Salamat po at ingat po kayo ni Tito Jomar. Ganun din po kay Brother Joshua Belmonte, maraming salamat po. Kay Nanay Raquel Rinos, maraming salamat din po, Nay. Kay Nanay Teresita Morena at kay Nanay Lourdes, maraming salamat. Kay Tito. Sir Anthony Bavier, yan, nabanggit ka na po kanina. Kay Sir Angelo Garilao, yan, and then kay Tito Ariel Manzano. Amen, Tito Ariel, maraming salamat sa pag-tune in niyo po sa programa po natin sa umagang ito. Amen. So, nami-miss na daw po kayo ni Brother Edu. Hinahanap niya na yung kanyang daddy. Nami-miss niya na daw yung sasakyan ni daddy niya. Alright, sige po at magwawakas na po tayo sa panalangin. Lahat tayo pumikit at yumuko. Let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli kami po ay nakapag-aral ng inyo pong mga banal na salita. Thank you, O God, for giving us another day na nakapag-aral kami, Panginoon. And thank you for the successful first week celebration of our 4th year anniversary, Panginoon. Thank you po sa tagumpay na ibinigay niyo po sa amin. And we have more weeks to go, Panginoon, para ipagpatuloy po ang selebrasyon ng aming po anniversary, Panginoon. At gamitin niyo po itong event na ito upang marami pa po makakilala po sa inyo at mabago ang buhay kagaya po ng ginawa niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po at patuloy niyo po nga gamitin mightily ang aming mahal na pastor, Pastor Rick Belmonte, lahat ng kanyang nasasakupan, ang kanyang family, and lahat po ng members ng church na ito ay gamitin niyo po kaming daluyan ng pagpapala sa inyo pong gawain, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming bahid ng kasalanan na nagawa, Panginoon, at binabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. And antabayanan po natin ang mga susunod na program after this program. Ay ang ating pong New Every Morning kay Sir Mike, and then impormasyon pang kalusugan at the Baptist Lunch, and then ipag-pray po natin yung Bible students kung ano man po ang activities ngayon sa Bible School, ipag-pray nyo po. Okay, at magkita-kita tayo ulit bukas, huwag kayo mawala sa ating programa, the same time and the same program. This is the key to success, the only key for your growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagod, serving you from Mondays to Saturdays. God bless us all, and we love you all. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Giving heart in hand. Giving heart in hand. Giving God, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, send the light, the blessing gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, send the light, and let it radiate beams like the world forevermore.
We have heard the Macedonian call today. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Giving God, giving God the glory the evermore. We will follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine, let it shine, from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it shine, it shine, beams light the world, light the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. And a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Healing heart in hand. Giving God, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, and let it shine. Beams like the world, forevermore, Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. We will spread. We will spread the everlasting light with the will. With the will. Heart in hand. Heart in hand. Giving God. Giving God the glory. Evermore, we will follow His command. Send the light, send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, and let it change. It beams like the world, forevermore.